na late game. Kasi ang ginagawa ni Lancelot, kinukuha niya lahat ng pwedeng stakan ni Aldo. So hindi aabot si Wise dun sa critical mass. Pero yeah, again, it needs a lot of condition and RSGMY needs to clear a lot of them. Yeah, it's one of those games na dapat early game, 5 minutes, makuha mo kagad yung mga pwedeng stack ni Wise dito. Mabilis yep, ang isang Lancelot, then kumuha ng jungle and yung damage output. Look at this. 3 damage outputs. Make that 4 damage outputs sa side ng RSG. Mm-hmm. Siguro ang Lancelot lang yung magpo-fall off ng on the late game, but yung Esmeralda, yung Benedetta, tsaka yung Lunox, masakit. Tama ba, Umi? Oo, mararamdaman mo yan hanggang late game. Pero ito ah, early mid game, ang Lunox versus the Harith matchup. Nakita na natin to ilang beses. Kung sakaling maglaban ng isang 1v1 scenario yan, Darkness plus yung Darkness plus Chaos Bolts, hindi masasabayan ng early Zaman Force. Pero Edward, yeah, hindi masasabayan ng early Zaman Force, pero pag nag-late game naman, ayun na. Doon lumalamang, diba? So yeah, we're talking about the side lanes. Edward and Oheb para sa side ng Blacklist International. First time ko makikita si Edward na magbabak as this Pakito. Usually, he is the one being aggressive, pero mukhang na way down dito. Yung magiging aggressive po ng dalawang side lanes. Kaibigang Midnight, kamusta ang first early rotations? Medyo mahirapan si Blacklist International dito, especially when they picked up the Pakito against the Kufra of RSG and Boba. So this is something that they should expect. Uh-oh. And ang ganda ng ginawa ng RSG kasi tunesto kagad nila si Zaka sa may top lane para makuha nila yung early advantage for the Esmeralda against the Pakito. Ah, so ibig mong sabihin, kailangan bantayan muna ni itong si Edward. Kumbaga tumawag. Tumawag itong RCMY kasi alam nila na ang daming first blood ni Edward yes, sa MVP. Oo. So sabi ni isa nami, teka lang Zakus, parang kailangan ko ng onting tulong. Call a friend tayo dito. Sobrang lakas ng aking katapat. Siyempre, malakas din ang initiation dito ng dalawang teams. Turns out will go in the hands of the Lancelot. Meanwhile, si Izanami ay nandoon sa likod. Wise. Hindi, ano nga? Nag-ikikam. Sapak. Sapak. Medyo biten yung sapak. Dahil yung tela ay mas masakit muna, but again, the Matilda Airlines is there for the secure. Dalawang kukuha ng Blacklist. Pero medyo lugi ng bahagya sila dito as Team RSG juggling. Oh my God, may bawi si Oh My Venus. And with this, may pa Soul Gloom pa nga, lol. Yes, right now is backing away, but again, Blacklist International, it is a 3-4-2. Venus doing all the work. Kumusta yung laban? Man, this is why you don't mess with a queen. Even if the turtle napunta sa kamay ng RSGMY, ang ganda ng response ng Blacklist International. And even before bumagsak si Wise, dapat nga hindi siya babagsak nun dahil na-up niya yung shield niya pagkatapos niya makasapak. Kaso, syempre, Esmeralda yun, lumusot yung damage. But apart from that, grabe talaga ang early game damage ng isang Oh My Venus na naka-Matilda Airlines. Oh. The Soul Gloom damage output. We all thought that we're looking for Wise dito sa ating laban. But again, yung early game damage na mag-isa. Tapos yung disrupt na ginagawa ni Eson, no? Mm-hmm. Pero again, nauna yung RSGMY, so hindi ito pwedeng maliitin ng Blacklist International. Yeah, for sure. Again, sila dapat yung leading sa early game, pero Edward was able to hold down 3 heroes on that turtle fight. Even though nakuha ni Lancelot yung turtle, no, kasi mas mataas talaga yung damage siya with the Thornrose and Retribution, at the very least, they got a good trade out of that turtle thing. Oo, maganda yung kuha, pero maganda din yung kuha dito ng Zaman Force. It's now a mega kill by the queen. Bigyan mo pa ng isa! Hindi pwedeng patumbahin ang Reyna. Napapaturo ko dito, Night Needs! Ang ganda nung sidestep nung Guiding Wind. Tapos isa pang dash from the Harith. Sinayawan, literal! Ooh, tinhiktok! Ang daming dance moves. Alam mo si Kuya Edward, isa rin yan sa mga TikTok movers na pasikreto lang. Hindi niya lang daw sinasabi, pero doon sa basement nila. But yeah, this Matilda, Oh My Venus, now at level 6. How threatening is this? Man, sobrang threatening. Hindi, alam mo, as much as gusto kong bigyan ng credit si Oh My Venus doon, gusto ko muna tignan si Oheb ng konti. 2-0-2 Harith in 4 minutes. Yeah. Medyo malala to. Pagdating ng late game, makikita natin yung damage niyan. Nabanggit mo to kanina na kapag side lane matchup, malulugi yung Harith dito kasi tatayuan lang siya ng Lunox. Oo, pero hindi pala Benedetta yung katapat niya. Oo, kaya din siyang i-outplay ng Benedetta, but with this record, early magsa-spike ang Harith ni Oheb. Ngayon, hindi lang si Wise ang Oh!
problema mo pa si The Queen. Masyadong madulas si Venus para dito sa game na ito. Sabi ni Zarus, out Spain, bigating sakit, illness, hindi tumama yung Tyrant's Rage. Pero again, this is just Blacklist International proving that they have better execution against RSGMY. Again, paulit-ulit tayo for the first 4 minutes. Ang daming factor ng draft ng Blacklist na lugi sila dapat against RSG, but they are the ones leading. Yeah, ang dami kasing kailangan i-check ng RSGMY. Yes. Pero kabisado rin yun ng Blacklist International. Pero tingin ko Venus happened eh. Oo. 100% kill participation, pero iba idea ni OF dito. Yeah, mukhang wala munang magaganap dyan as RSGMY. No. No, tama, si OF nga ang kanilang main target. This is the movement na hinahanap nila. Kahit papano, nakakuha sila, pero Matilda Airlines coming at Ooh. You! Venus in your area! Kasama pa si Esson. There you have it, counter go! Hindi mo pwedeng hawakan si OHIB! Sabi ni OHIB, it takes 4! It takes 4 to take me down! Pero what at what cost? Sabi niya, everything pare! Everything tinamaan dito ng mga... Ano ba tawag dito sa mga pinapaton ni Matilda? Ewan ko tong, pero masakit! Pero pag natamaan masakit. Ka, bola. Amoy ano, amoy kikyam, ano ba? Men, ito ha, saan ka makakita ng Matilda na in-outplay yung Lancelot? Si Oh May Venus lang. Si Oh May Venus lang. Only in the Philippines. Nakitang-kita sa camera, kitang-kita sa replay, yung Phantom Execution, parang sinundan pa ni Venus Oo. Eh. Yung tipo na parang iniwasan yung fishbowl doon sa... Grabe! Isa pa! Ooh, one na... more time! Oo, tapo na, late na nga si Wise. Nagigil pa si Wise, sabi niya, ay, late ako sa party. Grabe yung lineup ng Blacklist, Pinoy na Pinoy. Nangahabol. Kala mo may utang yung RSGMY sa atin eh. Alam mo naman, may kasabihan tayo, midnight, utang lang ang hinahabol. Oh, pero wait lang, ito! Isa pa! Ano pa naman Grabe. Yun? What naman kasi Grabe. Kanyan, Edward! Left jab, right jab, and Zakos with the counter go. That is a 2-for-1 situation. Edward showing us wonders para sa game na to. Manjin, Pinoy na Pinoy. Pag inahabol mo, susuntukin ka. Laban lang. Alam mo naman kasi, Kuya Midnight, Kuya Umi, na isusulat yan eh. Alam mo ba nung panahon ng KKK? Oh. Si Kuya Andres. Oh, ano nangyari? Ganun din yung ginagawa ng Blacklist. Yung Pinoy na Pinoy, sugod kong sugod. Oh. Tapos itong mga ano, parang naging sedula na lang no pag nakalapit, napupunit. Pinupunit. Oh. Men, saka nakakita ng ganitong Matilda na sumusugod. 6-0-2. 6-0-2, Manjin. Oh my goodness. Nagulat na gulat ngayon yung RSGMY and yung Chase Fate ay fini-fake na lang ni Wise just to get the vision. And with this, again, yung mga nabanggit ni Midnight na bucket list ay hindi na na-checkan ng RSGMY. Yeah, lugi na sila. Remember, this is a Lancelot, Esmeralda, and Lunox. Itong mga heroes na to, kapag nalulugi sila, napakahirap mag-bounce back para sa lineup ng RSGMY. Wow, Zakos! Zakos will make a play, pero may counter go dito si Edward. At nako, naubos ang buhay ni Zakos. 0-4-1, 10-3 is the scoreline. Paano makakabalik kung ikaw ang RGMY pare? Paano ka makakabalik? Nako, unang-una, feeling ko pag papagalin natin yung laro. Masyado nang bumibilis yung laro para sa side ng Blacklist International. Mm-hmm. Even if meron tayong Harit and Aldous dito sa side ng Blacklist International, napabilis nila yung late game na yun. For RGMY, breaking that tempo, taking or making safe decisions would be the next good thing. Eh kaso ang problema, gini-game din sila lagi ni Venus. Not this time. Oh my goodness. Oh my glove. Wala na talaga. Alam mo, at this point, RSGMY, ang kalaban pa lang nila si Venus eh. Wala pa nga yung tatlo eh. Si Edward nga, nananahimik sa top lane. Binanatan ni Izanami, sinuntok niya eh. Sabi niya, nagpa-farm ako, pabayaan mo ako. Pero, two times sa, men, binan nila dito yung mga ube heroes. Oh. But this is an offensive Matilda na akala mo defensive kay Venus. Yes, hindi pa nga ube, di ba? Si Oh My Venus pa lang. OMB pa lang to. Nasa OM pa lang. Oo, OM pa lang. Wala pa yung ube talaga. So, ito, matanong ko kayo, paano mo kakounterin to? Pag nakakita ka ng lumilipad na Matilda na may damage. Ito, I mean, mahirap isagot ang tanong na yan, Manjin, kasi looking at yung tank mismo, yung main tank ni RGMY, hindi nga tumatagal ng 2 seconds. Yeah. Siya yung tank. Siya na nga yung tank, hindi pa tumatagal ng 2 seconds. Paano nang gagawin? Bigla na lang nawawala, parang yung mga, ano bang magandang, yung mga bigla nang, wala na. Biglang out of nowhere. Oh. Grabe, man. Dominating performance. Ang masasabi ko lang is, this is
a one-sided game right now. Attempt pero, number one. Tignan natin kung makakapag-attempt sila. Chase Spade coming in. And Venus is yatap. Yes, Venus Pad! Fly away! Skyline, Venus fly! 21 down! 21 seconds down para kay Zagos! And godlike Matilda Airlines, book your flights now! Edward, binasag na din ang baba. Welcome to the Venus Show! 13-3. Parang pinaaga at uwi. Ana! Okay, kung gano'ng kabilis yung ikot ng Matilda Airlines, gano'n din kabilis ang flight pabalik ng Pilipinas. Oh my love. Isang mabilis Manjin. Na damage output. Manjin! Si Oh My Venus pa lang yan. Sinasabi natin kanina, wala pa yung Aldo. 017 pa. Yun si Wes Tito. Sige, sabihin natin mapatay yung Matilda. Merong pang namamagang kikyam. Hindi pa. Alam mo, hindi pa luto. Hindi pa luto. Hindi pa luto. Niluluto pa ni Kuya Wes. Sabi niya, teka lang. Taglit lang. Alam mo naman kasi kung iisipin mo si Venus kasi galit na galit yung mga halaman niya kasi naapektuhan. Natali nung MPL PH7 final. Kaya, tinala niya rito, no? Dito niya binubuhos. Oh, sakos. Wait lang, nahuli. Ayun, ayan na, nabigyan na. Binati niyo kasi. Pero okay lang naman, binapasara. Pero hindi, okay? Ay, SGMY. Sabi niya, no, sabi ni Venus, kailangan one death din ako para parehas kami ni Wise. Para at least, para at least parehas kami. Oo, no? Tama. Pero kasi kung iisipin mo, RSGMY, ito yung pinag-uusapan natin kanina, they're making attempts. And I think that was the first attempt. At least may onti silang ray of hope. Tapos meron, paano mo papatayin si Edward? Pinoy na Pinoy, 1v3 gusto. The Pinoy culture yan. Mas masaya pag sama-sama. Oo, mas mahirap, mas maganda. Okay. So, kung hirap ka na kay Venus, hirap ka pa kay Edward, tapos may threat pa na Wise and may Oheb na sa late game nandun, paano mo to tatalunin? Ano, si Eson na lang yung bubong video? Hindi nga nila mapapatay yan eh. Glue yan eh. Oy, sakos! Ayan, tignan natin. Attempt number 2. Sige, attempt number 2 coming in para sa side ng kulang. RSG. MY, pero kulang pa rin yung damage output. Zaman Force will come in. This Geyser coming in with the ultimate, pero basag yung Torre dito sa baba. Si Wise ni hindi pa nga sumasali sa gera masyado ay nakapagkuha pa rin ng objective. At medyo may laban pa rin ang side ng RSG. Kumukunan sila kahit papano, pero mukhang disengage. Ayan na, pinalik na sa tropa. Bumalik na slam. But there you go, Zekus is again down. Kuya Manjin, walang damage yung RSGMY. Tapos. Oh, wait lang, papasok iba. Tapos. May two waves. Tapos si Zekus, 14-4. And it's looking like a one-sided game talaga, Midnight and Umi. Grabe, talagang pinatikim ng Kikyam Uomi. Welcome to the Philippines. Ganito kami dito maglaro. Lahat 1v3, lahat. Gusto nila 1v5. Oy, napatay si Omay Venus. Kinoriente kasi, pero okay lang. 1v1. At bukod sa mga Kikyam na namamaga, may mga umiilaw din na sagugulaman. Grabe. Na nanggagaling. Ang sarap ng blackness. Nagutom ako bigla. Napaka-exotic yung lalabas ka sa kalsada, tapos makikita mo yung mga namamagang Kikyam. Tatry mong tuugin ng Phantom Execution, pero iniiwasan ka dun sa Kikyam. Oil dong, masyadong madulas. Saktong-sakto yung binabanggit nyo pang merienda. Saktong-sakto. Dahil nagme-merienda mga tao sa Pilipinas na nanonood ngayon, sana'y masaya kayo na nagme-merienda dyan. Hindi pa rin tapos ang laban na ito, no? Medyo merienda lineup. Imagine mo, Womi, ikaw yung Lancelot, may hawak ang stick, tinusok mo yung Kikyam, ang kunat! Ang hirap niyan. Ayan ang yakap. Pero teka lang, may laban dito na magaganap. Zekus will come in, but the Zaman Force will down to go will still kill Zekus! Oh my! Ayan na, nagpakilala na! Ayan na nga, Onik. The flex! Onik, wala sa MC yan, pero si Inistiger! The flex dito, syempre dati nilang team yan. Tama naman. Pero alam mo, sobrang sama ng lineup ng Blacklist, no? Niyakap lang sila, pinagsusuntok ni Wes at ni Edward. Wag na wag mong yayakapin ng Blacklist. Ako, social distancing kasi syempre, no? And yeah, man, Wise, this time online na siya. Siyempre, ngayon na pumapasok na tayo sa pinaagang late game. I mean, usually, di ba, dapat nasa mga mid-late pa lang tayo. Pero dahil nga napakaganda ng early game ng Blacklist International, ay nakarating agad tayo sa ganitong itsura na damage na nabibigay ni Wise. 15 minutes inside this game. And kung titignan natin yung chart na yan, Mayor Hill yan.
hindi damage. Saan nakakita ng Aldous mas mataas pa yung heal sa Esmeralda? Pati sa Matilda. Ganoon sila ka. Si Wise yung nag-support, eh, no? I-heal ko sarili ko. Yun pala yung psycho game, eh. Akala natin si Wise yung magiging carry. Pero ito, may play na ginagawa ang RSG. Says play. Shay's Fade coming in, pero Matilda Airlines na naman lumipad si Venus dito, but there you go, yatap ang dalawa sa side ng RSG, double kill, unstoppable, ilista mo na, papasok pa si LOL Yells, pero LOL Yells, sabay tipi na lang para sa side ng Blacklist, si Wise trabaho, and si Lexia, mukhang tapos ang laban this time, ilista mo na, sinabunutan pa ni Eson, Blacklist International, easy peasy game number one. Ooh! Taking this one in the bag. Blacklist 1-0 against RSG. Grabe, ang sarap sa feeling ni Eson, no? Yung glue, sinabunutan mo yung Lancelot na mahaba yung buhok.